TikTok sa akin, ito nag-message sila. 2 to 3 days na ang processing lahat ng ano, ng basher ko. Tatanggalin nila lahat ng mga posts. Sana. Eh di, wow. O, sabi naman sa inyo, mayaman yan. Sa kayabangan. Eh pinagdamot pa yung pagmumukha niya. Eh porke. Sana. Guwapo ka. Eh ang lakas talaga, di ba? Ang lakas. Akalain mo, nakausap niya yung CEO na ipagbawal na yung ibang mga nagpo-post. Kung hindi siya nagpo-post, ay buburahin pa, tatanggalin. Ang lakas, di ba? Ang lakas, mambudol. Yung mga co-host dyan, yung mga co-host niya habang nagsasalita, ano na, okay lang ba kayo? Eh, isip-isip din naman kayo. Pag may time, eh alam ko naman matatalino kayo. Di ba? Bandang uli, walang iyakan ha. Ay, dami nang pinaiyak niyan. Sige kayo. Sa YouTube, sa Facebook, marami nang pinaiyak niyan. Eh, nakita nyo naman yan. Harap-harapan kayong pinagluloko. Oh, naniniwala kayo. Ah, naniniwala pa rin kayo dyan. Eh, kayo din. Paalala, eh, hindi kami ang binudol na niyan ngayon. Kung ano yung ginawa niya ngayon dyan sa TikTok, hindi po kami ang binudol niya yung mga nanggaling na dyan sa kanya. Kung hindi, kayo naman. Kasi hindi nyo pa alam yung katotohanan. Pero kung nasa tingin nyo ay mukhang nahalata nyo na, bumitaw na kayo bago mahuli pa ang lahat. Isipin nyo yung sinasabi niya. O, tingnan nyo kung may katotohanan yan. Binubola na kayo ng harap-harapan. Ganyan mambudol si Boy Singhot. Ganyan na ganyan. Kung ano yung tactics niya noon, ganyan din po ang ginagawa niya dyan ngayon sa TikTok, sa mga followers niya dyan ngayon. Lakas talaga. Grabe. Ganito na lang gawin nyo ha. Eh, tanong nyo sa kanya, bakit di niya makasuhan yung mga nagsasabing budol siya? Yung mga sinasabihan siyang scammer siya. Bakit hindi niya kayang kasuhan? Eh, hindi makipagreklamo yan. Saan siya magreklamo? Ha? Sa barangay. yun lang pwede. Sa barangay siya magreklamo. Kasi pag pumunta siya sa NBI o kung sang station, ay baka pag pumunta siya doon, siya pa yung pusasan. Sana. Diba? Baka pag pumunta niya doon, yung nakaharap niya ay nabudol din rin pala niya. Kaya habang maaga pa, payo ko lang sa inyo. Hindi ko naman sinasabing huwag niyong suportahan or mag-withdraw to support agad kayo dyan. Alamin niyo yung pagkatao. Nagpakilalang Francis Leo Marcos dyan sa TikTok. Eh Norman Mangusin yan. Eh hindi nga kinilala ng mga Marcos yan. Na Marcos talaga yan. Nagsalita na si Bongbong Marcos dati. Pinaimbestigahan na yan. Kaya nga nakulong yan eh. Nung pinaimbestigahan yung pagkatao, meron palang kaso, meron palang warrant, kaya dinampot. May anting-anting nga daw yan eh. Eh paano pag hindi naligo yan? Effective yung anting-anting niya. Swerte kayo pag naligo yan. Baka hindi gumana yung anting-anting niya. Eh kung hindi naligo ng mga isang taon yan, aba, delikado kayo. Mag-ingat na kayo.